sa mga balitang mayroong pag-asa. Bagong Adventist World Radio Community Station binuksan sa Lalo, Cagayan. Mission to the Cities Training isinagawa sa Southern Luzon Mission. San Bartolome Seventh-day Adventist Church nagsagawa ng pangaral sa ikalawang purok ng kanilang barangay. Pangangaral na pinangunahan ng mga kabataan sa South Taguig District, umakay ng mga tao sa pagpapabautismo. Sport Fest Camp, masaya ang kinasangkutan ng mga kabataan mula sa mga distrito ng Polillo Group of Islands. Mga kabataang Adventista sa Upper Laguna, napatatag ang samahan at pananampalataya sa District-wide Youth Fellowship. Medical Mission, buong siglang ipinaglingkod ng Binyan Adventist Community Services and Health Ministries Department. Metro Lipa District, hinati na sa dalawang bagong distrito dahil sa patuloy na pag-unlad at pagtatapat ng mga Adventista doon. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kaming muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Pinasinayaan at formal nang binuksan ang pinakabagong Adventist World Radio Community Station sa Northeast Luzon Mission, ang AWR 97.7 FM sa Lalo, Cagayan. Ang nasabing frequency ay inaasahang maaabot ang mga tahanan at malaking tulong sa malawak na gawain ng bayan at East Central Cagayan District. Ang kabuuang detalye, balitang may pag-asa ni Solomon Cadiz. Ang ika-anim na AWR Community Radio ng Northeast Luzon Mission ay pinasinayaan sa Seventh-day Adventist Church ng Logak, Lalo, Cagayan. Dinaluhan ng mga kapatiran ng NELM Area 1 District, iba't ibang NELM Administrators at Directors, NELM Media Staff at ang grupo ng AWR Manila sa pangunguna ni Pastor Nerio Caranza, ang AWR Coordinator at Associate Communication Director ng North Philippine Union Conference ang programa. Layuning mas mapalawak pa ang pag-abot ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng radio station na ito, hindi lang sa nasasakupang lugar, kundi sa mga karatig bayan na maabot ng naturang frequency na ito. Ang nag-iisang layunin ng Adventist World Radio ay maipahayag ang Ebanghelyo sa mas malawak na kaparaanan. Inaasahan natin na sa pagkakaroon ng radio station dito sa Lalu, ang mga kapatid ay hindi na masyadong mahihirapan na pumasok sa mga tahanan, lalong-lalo na kung ang radyo ay nauuna sa kanila. Ang sama-samang hangarin at pagsisikap ng mga miyembro ng simbahan at mga donors kasama ang suporta ng NELM Communication Director na si Mrs. Ruby Batalaw, ang barangay captain at mga opisyal ng lokal na pamahalaan at batang radyo ng kalilasan ng Lalo ay naging daan upang maisakatuparan ang naturang istasyon. We are so thankful na tayo dito sa Lalo ay magkaroon din ng isang napakagandang FM station, which is the Adventist World Radio Station. Maipalaganap yung spiritual. Siyempre po, kailangan din pong maging matutunan ng mga bata kung paano maging maka-Diyos. Second po, if yung health natin. Lubos na nagpapasalamat ang mga Adventistang kapatiran at may tunay na kasiyahan sa kanilang puso dahil sa bagong AWR station. Nasagot ang aming pong mga panalangin na magkaroon po ng AWR Community Radio dito sa Lalo, Cagayan. Kami rin po ay nagpapasalamat sa pamamagitan ni Pastor David Madrid na nagbahagi ng kanyang resources upang mapatayo ang ating pong AWR dito. Maraming salamat din sa mga kapatiran dito sa district at sa leadership ng Logak Seventh-day Adventist Church at sa lahat ng mga kapatid na nagbigay ng kanilang tulong. Hangarin din ng mga miyembro ang makapagbahagi ng mga bagong radyo kung saan mapapakinggan ng mga makakatanggap ang mga payo na makakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay, makalangit na mga awitin at magagandang mensahe ng Diyos. Layunin ng maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Solomon Cadiz nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.
Nagsagawa ng Mission to the Cities Training ang Southern Luzon Mission sa pangunguna at suporta ng North Philippine Union Conference Ministerial Association. Ang mga aral na ibinahagi doon ay nagbigay halaga sa paglilingkod at pagsulong ng gawain sa mga kabayanan at syudad. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Gabby Camato. Ang Mission to the Cities Trainers Training gamit ang temang It's Time, the Urgency of Urban Mission. Dumalo dito ang mahigit 50 na delegado mula sa iba't ibang distrito sa teritoryo ng Southern Luzon Mission. Ang programa na ginanap sa SLM Worship Hall ay nagbigay diin sa importansya ng paglilingkod at pagmiministeryo sa mga komunidad at katauhan na naninirahan sa highly urbanized areas. Sa pangunguna ng NPUC Ministerial Secretary na si Pastor Marvin Diaz at ng kanyang counterpart sa SLM na si Pastor Franklin Hill, ang mga delegado ay nabigyan ng bagong kaalaman na maaaring magamit sa pagpapakalat ng banal na salita ng Diyos sa mga syudad at matataong lugar. Ang ginawa nating Mission to the Cities Trainers Training na ito ay maging mabunga. At ito po ay kailangang i-implement talaga po ng ating mga church leaders, lalong higit doon po sa mga urbanized towns at ipong mga kapatid na mayroon pong mga church within the city. Talagang kailangang at ipong gawin ang paglilingkod, abutin ang mga tao, no, na nasa mga busy mga syudad. Ang Sabbath service ay pinuno ng mga lektura mula sa mga speakers na si Pastor Renante Bareha, Pastor Franklin Hill at sa muli si Pastor Marvin Diaz. Ang mga mensahe ay tumalakay sa kalagayan ng mga komunidad sa mga syudad at mga epektibong pamamaraan upang sila ay maabot ng mabuting balita. Sa katapusan ng programa, hinamon ni Pastor Diaz ang mga delegado na namagkaisa sa pagpapalaganap ng gawain sa bayan. Ang bawat miyembro ay may responsibilidad na gagawin o nakaatang sa kanilang balikat para mapaabutan po ang mga bising buhay ng mga taga-syudad or ang mga taga-urban. Nagpapasalamat po ako sa pagkakataon nito na ang mga elders ay binigyan ng lalong magandang mga lektura, magandang mga payo at mga dapat gawin upang itong mga taong natin, mga kaibigan natin sa mga lungsod at mga malalaking bayan ay maabot natin ng katotohanan. Upang gisingin ang mga namumuno sa mga lokal na iglesia sa SLM sa halaga ng trabahong nag-iintay sa mga syudad. Mula sa Southern Luzon Mission at may layunin na maghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Gabby Camato, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang pinangunahan ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church ang Health and Bible Seminar na isinagawa sa ikalawang purok ng kanilang barangay. Ang nasabing seminar ay kasunod ng nauna ng pangangaral at paglilingkod na isinagawa ng simbahan sa Barangay San Miguel at bahagi ng pagsulong ng kanilang gawain sa siyudad ng San Pablo, Laguna. Si Michelle Sara ang may hatid ng balitang may pag-asa. Isang pangaral ang muling isinagawa ng San Bartolome Seventh-day Adventist Church dito sa Purok 2 ng Barangay San Bartolome, San Pablo City, Laguna bilang bahagi ng Health and Bible Seminar ng Naturang Iglesia. Ang nasabing pangangaral ay isinagawa sa loob ng 5 araw mula August 7 hanggang 11, kung saan ang bawat kapatiran ng San Bartolome ay kinakitaan ng kasipagan at kasiyahan sa pakikibahagi sa paglilingkod na ito. So napakahalaga po ng pakikisangkot ng ating iglesia sa ganitong gawain sapagkat ang ating mga kapatid ay hindi lamang nakakakilala ng ibang mga kaibigan kundi nagkakaroon sila ng bahagi sa napakagandang gawain ito ng iglesia kung saan lalong sumisigla ang mga kapatid na nakikilahok kaya napakaganda ng bawat kasapi ng iglesia ay maging kasangkot ng ganitong napakagandang gawain. Bawat araw ay nagkaroon ng pagtuturo sa mga bata ng mga awitin at kwentong mula sa Biblia na pinungunahan ng mga kabataan. Kasunod nito ay ang pagbabahagi ng mga leksyon patungkol sa malusog at masayang pamumuhay at mga leksyon sa Biblia na pinungunahan naman ng District Pastor ng Metro San Pablo 2 na si Pastor Erickson Rigor.
Ang atin pong layunin, kaya tayo nagkaroon ng ganitong pag-aaral ay upang maibahagi sa atin pong mga kaibigan ang kaalaman tungkol sa kalusugan, lalong higit sa mga payo ng ating Panginoon upang mamuhay sila ng masaya at malusog. Isang magandang pagkakataon nito na malaman nila ang mga mahalagang bagay na ang Diyos ang siyang nagsalita upang masunod nila at makapamuhay sila ng naayon sa kalooban ng ating Panginoon. At malaking tulong din ito sa kanilang pang-araw-araw na pamuhay, maisakabuhayan ang lahat ng kanilang napapakinggan gabi-gabi. Masaya po dahil marami akong natutunan tulad dun sa mga pagkain, kung anong nararapat sa atin, tapos yung sa araw ng pahinga, dapat laging tumawag sa Panginoon para tayo ay laging maging malasog at masigla. Bagaman ang pangangaral ay naisagawa sa kaunting panahon lamang, hindi pa doon nagtatapos ang gawain sa nasabing lugar dahil ipagpapatuloy ng mga kapatiran ng San Bartolome ang pag-aalaga sa mga dumalo upang lalo pang yumabong ang kaalaman na naitanim sa kanilang mga puso't isipan. Mula rito sa Barangay San Bartolome, San Pablo City, Laguna, ako si Michelle C. Sara para sa Hope Today and PUC News. Dalawang linggong pangangaral ang pinangunahan ng Voice of Youth Team at mga Adventistang kabataan sa South Taguig District. Ang nasabing gawain at paglilingkod ay kanilang isinagawa sa Barangay Banay, Lower Bicutan, kung saan ito ay naging pagpapala sa mga naging bahagi at naging daan sa kanilang pagtanggap sa Diyos bilang kanilang tagapagligtas. Ang balitang may pag-asa hatid ni Don Gonzales. South Taguig District nagsagawa ng dalawang linggong pangangaral dito sa Banay, Lower Bicutan, Taguig City. Pinangunahan ng mga kabataan ng South Taguig District ang pangangaral mula 23 ng Hulyo hanggang 4 ng Agosto. Ang unang linggo ng nasabing gawain ay bahagi ng programa ng mga kabataan na Voice of Youth na may temang The Unstoppable Love of God for Young People. Masigla naman itong dinaluhan ng mga kabataan ng Banay. Matapos ang Voice of Youth, sinunda naman ito ng District-wide Crusade at pinangunahan naman ni Pastor Jaime Aventurado Jr., ang Associate District Pastor, ang pangaral na ito. Very blessed po talaga kami na nagkaroon po ng pwersa ng kabataan dito sa South Taguig. Itong Voice of Youth Team na ito ay training na rin sa mga kabataan at the same time, nakaabot pa sila sa community. Nitong nakaraang Sabado, 4 na mga natatanging individual ang nagpasyang magpabautismo at tinanggap si Jesus bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ito ay pinangunahan ni Pastor Jojo Solabo, ang Area 10 Chairman. Dati po akong mabisyong tao. Sa pagkataong ito, binago po ako ng Diyos. At sa pagbabagong ito, at nagpasako po ako sa Kanya at nagpabautismo po ako. Salamat po. Purihin ang Panginoon dahil patuloy niyang ginagamit ang mga kabataan sa pupapalaganap ng magandang pabalita. Layunin maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today and PNC News. Masayang nakisangkot sa Sports Fest Camp ang nasa 100 mga kabataan mula sa mga distritong sakop ng Polillo Group of Islands. Doon, sa loob ng 1 linggo, ay napatibay ang kanilang samahan at napaunlad ang kanilang social at spiritual na buhay. Tunghayan ang Pogi Tayo Sports Fest Youth Camp sa balitang may pag-asa ni Jeveline Susada. Isang sports fest ang ginanap sa Isla Polillo Beach Resort sa Barangay Bukaw, Polillo, Quezon na may temang Glory o Great Learnings of Religious Young. Ito ay pinamunuan ng Polillo Group of Islands Tri-District Adventist Youth Association o mas kilala sa pangalang Pogi Tayo. Pinasimulan ang 1 linggong camping sa nasabing resort ng linggo ng hapon sa pamamagitan ng isang devotional at torch lighting ceremony na dinaluhan ng mahigit 100 ng mga kabataan.
Maraming mga laro ang isinagawa tulad ng basketball, volleyball, sipaball, patintero, badminton at table tennis, gayon din ang ilang mga board games tulad ng Scrabble at chess. Isinama rin ang mga team buildings tulad ng egg cooking at rope bridge, maging ang mga pathfinder, marching and drilling. Dito sa ganitong event, at gabi-gabi, tuwing worship, sila ay pinakadalahanan ng maglaan ng maglaan ng magbasa ng Bible. Pagkagising nila, nakikita ko na yun ay isang magandang paalala sa kanila na sana ay pagkatapos ng event ay patuloy nilang gawin pag-uwi nila. Siyempre, isa pa na kagandahan ng ganitong event para sa kanila ay namimit nila yung iba nilang mga kaibigan sa loob ng islang ito. Nagkakaroon sila lang mas magandang relasyon. Ito yung isang blessing sa atin na binigay ng Panginoon upang sa ganun ay mabigyan ulit ng panibagong panimula siguro na muling palakasin at ipaunawa sa mga kabataan na hindi malimutan at maging aware sila sa nangyayari sa ating paligid. Nagtapos ang youth camp sa isang youth fellowship at social night na ginanap sa parehong lugar at nagdala ito ng tuwa at kasiyahan sa mga kabataang dumalo sa kabila ng pagod, puyat, init na naranasan sa buong Sanlinggo. Na-challenge ako. Saka nag-isip ako bago ako kumarin kasi sa sobrang ang mahihayin ko ay para talagang hindi ko pakayanin. Kahit na mahihayin ka, lalapit na lang yung ibang tao para kamayang ka, para kausapin ka, para sabihin sa iyo na ikaw mismo ay mahal ng Diyos. Maraming coffee tayo for Christmas 2023! Nagahatid ng Balitang May Pag-asa, Jeveline Susaga. Napuno ng saya at pagpapala ang district-wide Adventist Youth Fellowship ng mga kabataan sa Upper Laguna. Ito ay kanilang idinao sa Barangay Palayan, Nagkarlan, Laguna, kung saan magkakasama nilang naranasan ang pangunguna ng Diyos sa lessons and activities na kanilang kinasangkutan. Si Celine Paginto ang may hatid ng Balitang May Pag-asa. Worthy Finding Confidence in Jesus. Yan ang tema at siyang naging senaryo sa ginanap ng Upper Laguna Adventist Youth Fellowship dito sa Barangay Palayan, Nagkarlan, Laguna. Masiglang nagsama-sama ang mga kabataan ng Upper Laguna District. Dalang isang layuning mas mapatibay at mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Ang pagtitipong ito ay dinaluhan at sinuportahan ng mga kabataang mula sa mga lokal na iglesia ng Liliu Fernandez, Liliu Bukal, Mahayhay, Magdalena, Nagkarlan, Santa Lucia at Rizal sa nasabing distrito dito sa lalawigan ng Laguna. Mamamalas sa bawat mukha ng mga dumalo ang umaapaw na saya at pagpapalang dulot ng nasabing pagtitipon. Hing makabuluhan ang araw ng Sabadong ito dahil sa mga aktibidades na ginawa na nakatulong sa mas matibay na pagtitiwala kay Kristo. Sa pagpapatuloy ng programa, nagbigay ng isang mensahero ang Diyos sa katauhan ni Pastor Gilbert Bon, isang kabataang manggagawa mula sa Central Luzon Conference. Ang kwento ng balong babae ay nakarelate sa buhay ng bawat tao. Siya ay naglingkod na may kababaan sa kanyang sarili. Ito'y napakahalaga sa mensahe ng bawat kabataan. Bagaman tayo ay minsan feeling natin ay mababa ang ating sarili, malaming kulang sa atin, walang mga talento at walang may ambag sa iglesia. Bagkus, pinapahalagahan pala tayo ng Panginoon. Patangin sa Panginoon lamang tayo makakuha ng kompletong confidence at tunay na halaga kay Kristo. Isa sa mga dumalong kabataan ay si Chelsea Rivera, na isa sa mga masisiglang kabataan mula sa Nagkarlan, Laguna. Sa araw na ito, marami pa akong natutunan at tunay na na-bless dahil sa mga lessons na napakinggan. Ngunit hindi lang po doon, dahil bukod po doon, nakatulong din po yung mga activities na iba't ibang ginawa namin na kung saan mas na-build po yung confidence namin na makakatulong sa buhay Kristiyano po namin. Sa pagtatapos ng banal na araw ng pagsamba,
panibagong lakas at kapanatagan ng puso ang nakamta ng bawat isa dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Dalangin natin ang patuloy na paglago ng ugnayan at pagkakaisa nating mga mananampalataya kay Kristo bilang kanyang katawan. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa mula sa distrito ng Upper Laguna, ako si Celine Dublas Paginto, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng medical mission ang Seventh-day Adventist Church sa Binian, Laguna. Sa pangunguna ng Adventist Community Services, suporta ng Health Ministries Department at pakikiisa ng kanilang imbitadong medical mission team, sila ay matagumpay na naghatid ng libreng pagtutuli at dental services sa mahigit 180 tao. Ang kanilang masayang paglilingkod na sa balitang may pag-asa ni Alexa Borlongan. Isang malaking oportunidad ang libreng bunot at tuli para sa ating mga kaibigang napaabutan ng magandang pabalita ng medical mission sa paligid ng Binian Seventh-day Adventist Church. Bagamat ang target ng medical mission na ito ay parehong 100 pasyente para sa dental at circumcision, ang programang ito ay may naitala na humigit kumulang 84 na napaglingkurang mga kabataang lalaki para sa circumcision at 99 naman na napaglingkuran para sa dental. Ayon pa sa ating mga kaibigan, ikinagagalak nila ang programang ito sapagkat itinuturing nila itong isang oportunidad dahil hindi rin maitatanggi ang malaking bayarin ng mga ganitong procedures. Malaki pong gastusin. Kaya po ngayon pa man, nalaman po namin na libre po pala rito kaya sumadya po kami dito sa inyo. Pasalamat na rin po sa Panginoon kasi po malaking tulong po ito sa mga nangangailangan po talaga. Ang Healing Grace Medical Team mula sa Pasay Adventist Church sa pangunguna ni na Ma'am Nancy Sia at Doktora Victoria Uy-Tangalin ang naging pangunahing sponsors ng nasabing programa. Siyempre, less fortunate, hindi naman nila kaya yung magpabunot ng tips sa private kasi hindi po may kamahalan ng lalo na yun. Ma-alleviate yung pain nila. Yun yung concern namin na mawala yung pain. Kung hindi namin din ipupush yung tiyaga, yung patient doon sa bata, parang mawawala yung aming Healing Grace Medical Team na to reach, to serve, and God's heal. Halos taon-taon rin ang Ministeryong Pangkalusugan ng Binian Seventh-day Adventist Church na pinangunahan ng Health Ministries Department, kapartner ang Adventist Community Services Binian Chapter at ng ilang pang mga diakonesa ng iglesia. Masaya kasi pamparami kayong kasama. Pag nakita mo marami na bless sa ginagawa natin, masaya tayo. Pasalamatan ang medical team sa pangunguna ni Nancy Sia dahil palagi namin siyang sukit. So, kumbaga sukit. Sukit na natin dito sa iglesia ng Naglalayong maghatid ng mga balitang may pag-asa mula dito sa Binian, Laguna. Ako po si Alexa Borlongan para sa Hope Today and PUC News. Formal lang hinati sa dalawang bagong distrito ang Metro Lipa District. Ang nasabing pagkahati bilang Southern at Northern Lipa Districts ay tanda ng nagpapatuloy na pag-unlad sa pananampalataya at pagtatapat ng mga Adventistang miyembro sa dating Metro Lipa District. Ang paglawak at pagtatagumpay ng kanilang gawain doon, balitang may pag-asa ni Teresa May Faina. Bilang opisyal na pagdadeklara ng pagkakaroon ng dalawang distrito ng Metro Lipa District of Seventh-day Adventist, nagkaroon ng pagsasama-sama ang mga kapatiran sa isinasagawang District Fellowship and Turnover Ceremony sa Lipa Adventist Academy, Bugtong, Lipa City. Halulungkot at kagalakan ang nararamdaman ni na Katie Pereza at Felix Pabellion, mga Adventist ng miyembro ng Metro Lipa. Bagamat ang pagkakahati ng distrito ay nangangahulugan na limitadong pagkikita-kita ng ibang mga kapatiran, nangangahulugan naman ito ng paglago ng gawain ng distrito sa lokalidad ng Lipa. Ako po ay malungkot dahil maghihiwalay-hiwalay na po ang mga churches dito sa Lipa, Metro Lipa District. At ngunit ako ay masaya dahil dito nakikita na ang bawat iglesia ay
lumalago sa pananampalataya. Nalulungkot pa ako dahil dito po sa Metro Lipa ay napakasaya ng magkakapatiran para sa paglingkod sa Panginoon. Subalit ako po ay naging masaya na rin po sapagkat ito po ay kalooban ng Panginoon upang maglingkod sa ating mga kapatid at sa mga hindi natin kapananampalataya. Ang Metro Lipa District ay kasaklukuyang binubuo ng 8 iglesia, 3 organized company, isang approved company at isang worshiping group na patuloy na nagsusulong sa gawaing espiritual sa iba't ibang parte ng Lipa, Batangas. Bagamat patuloy ang pagkilos ng bawat miyembro sa kanilang layunin, nakita ng pamunuan ng distrito ang kapasidad at potensyal ng distrito kung ito ay hahatiin sa dalawa. Sa pagtaas ng pagtatapat ng mga kapatid sa kanilang pagiging katiwala, ito'y kapahayagan na sila'y lumalago spiritually. At ito din ang dahilan kung bakit ang distrito ay nararapat ng mahati sa dalawa upang lalo pang maging mabilis ang pagkilos ng gawain. Ang mga iglesia ay hinati sa dalawang distrito ayon sa dami at sa lugar na kanilang pinaglilingkuran. Pamumunuan ni Pastor Ramelito Pernia ang North Lipa District at si Pastor Rodel Honorica sa South Lipa District. Tunay na nagagalak naman si Pastor Rodel Honorica sa mga susunod pang aktibidad at gawain ng distrito. Tayo ay naghahanda sa susunod na malaking gawain sa taong 2024 bilang Year of Evangelism. Ang mga aktibidades na ating inihanda ay mga pagsasanay sa ating care group na nakapokus at sentro sa evangelism. Samantala, ang programa ay nabalot naman ng mga makalangit na mga awitin mula sa iba't ibang simbahan, mga testimonya ng papuri at pasasalamat. Gayun din, pinangunahan ni Pastor Dave Morado ang turnover ceremony, pati na ang commitment message at prayer. Sa pagtaas ng gawain ng Metro Lipa, isang pagpapala sa karamihan ng oportunidad upang lumago at magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang isang oportunidad, kundi isang hamot na humayo at ipalaganap ang Ebanghelyo sa ating mga pagtugon sa layunin ng Panginoon sa kanilang gawain. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, ako si Teresa May Faina, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa update sa ating mga kapatid na naglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH, Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference sa pangalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako si Rodel Umayana at ito ang Hope Today NPUC News.